Hello guys, so in today's tutorial, ang objective naman natin is mag-a-add tayo or maglalagay tayo ng CMU elevator shaft, okay? So kung napanood ninyo yung last video natin o yung mga previous video natin, tinuro natin doon kung paano mag-add ng grade, maglagay ng steel column, maglagay ng foundation wall, pati ng footing ng foundation wall, okay? Tinuro din natin doon kung paano mag-add ng piers at pilasters at pati na rin ng isolated footings, okay? So ngayong araw, ang ituturo natin is kung paano mag-create dito sa Revit ng elevator shaft, CMU elevator shaft, okay? So simulan na natin. Okay, dito pa rin sa structure, okay? So dito sa wall, tapos click natin yung drop down. Piliin natin itong wall structural, okay? Okay, ito. Click natin, piliin natin itong generic 225mm masonry. Okay? Tapos i-edit natin 'yan. So dito i-duplicate muna natin. Papalitan natin yung sizes kasi yung size, yung thickness ng masonry wall natin is 203mm lang. Okay? Okay. Tapos edit natin dito. Dito, tingnan muna natin yung materials. So, make sure yung materials natin is concrete masonry units, okay? Pero dito sa cut pattern, papalitan natin 'to. So, gagawin natin ito, masonry concrete block. Ito yung piliin natin, okay? So, okay natin. Yan. Tapos ito, edit natin 'to. Gawin natin 203 mm lang. Enter. Okay, then okay, so dito sa settings natin, click natin itong height, okay, tapos ito, piliin natin yung roof, okay, so dito yan, tapos yung location line natin is ito, finish face exterior, okay, tapos lalagyan natin yan ng offset which is 12-16, okay. Enter. Okay. Tapos, ito. Pipiliin natin itong peak lines. Okay. So, dito natin lalagyan ng elevator shaft. Okay. So, click lang natin to. Doon. Ito. Yan. Okay. Okay. Skip natin. Tingnan natin sa editing. So, ayan. Okay na. So, ang gagawin natin, iti-trim na lang natin to. So, type mo lang TR for trim. Same lang sa AutoCAD, TR. So, ngayon, ang ipipick mo na yung object na ayaw mong ma-delete. So, ito, ayaw ko itong ma-delete, ito ayaw ko. So, yung object na hindi mo na-pick, yun yung mawawala, matitrim. Ito, 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 ito. Skip natin, couple of times. So, tingnan natin ulit sa 3D. Ayan, so, meron ka ng same yung elevator shaft. Okay? So, balik tayo dun sa level 1. So, ngayon, ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng foundation wall. Okay? So, dito sa structure, okay? Dito sa wall, drop down, structure, dito sa properties. So, hanapin natin yung saan na ba yun? Ito, yung 300mm concrete foundation. Okay? So, edit natin to. Okay. Duplicate muna natin. So, ganun pa rin yung thickness natin is 203mm. 203. Okay. So, edit natin to dito. So, palitan natin yung materials. So, make sure yung materials natin ng concrete is concrete cast in place gray. Okay. So, wala na dyan babaguhin. Okay na natin. So, edit lang natin to. 203. Enter. Okay. Okay. Tapos dito, yung depth natin is top of footing. Tapos yung location line natin is ito. Okay, tama na to. Wall center line. Okay? So, piliin natin itong peak line. Okay? I-zoom ko lang. Itong gagawin ko is i-hover ko yung mouse ko dito. Okay? Dito sa gitna. Hanggang sa makita ko yung center line. Yan. Tapos ipipress ko yung tab. Ito, na-highlight sila lahat. Tapos ipipick ko na yung ile-left click ko na yung mouse. Ayan. So, nakapag-create na ako ng foundation wall. So, tingnan natin sa 3D.
Ayan. So meron na tayong foundation wall, meron na rin tayong CMU elevator shaft. Okay? So ganun lang kadali maglagay ng elevator shaft dito sa Revit.